umaga sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid. Ganito kadilim at ganito katahimik sa lugar namin. Kapag gabing gabi na, ngayon ay alauna ng madaling araw. Dati-rati kapag hindi matahimik ang lugar na ito dahil napakaraming dumadaan na tricycle, pati mga truck na malalaki. Marami kasing mga pabrika rito. Pero ngayon ay parang isang ghost town ang lugar na to. Papunta ako ngayon sa bayan para mamili ng pagkain namin at para dalhin na rin yung mga pinapabili sa akin ng mga ibang mga customer ko. So tara, samahan niyo ako. Pupunta tayo ngayon sa bayan dito sa Novaliches. So bumibiyaya na ako ngayon dito sa 119 P. de la Cruz. So yan, medyo madilim at wala kang kasalubong. Hindi mo maintindihan kung ano, bakit walang mga ilaw yung mga side street. Meron man, pero napakadilim. May mga pagkakataon na medyo nakakatakot din bumiyahid gawa ng delikado. Baka mamaya matambangan ka madali lang mananakaw yung mga perang daladala mo. Pati yung motor na daladala mo pwedeng ma-carnap. So medyo ingat lang guys. So kaya pala ako gumawa ng video na to para makita nyo lang din kung gaano kahirap ang mamalengke ngayon gawa ng meron tayong enhanced community quarantine at na-extend pa nga. So hindi natin alam kung hanggang kailan to, no? Sana magkaroon na nga ng katapusan ng mga bagay nito at nawa ay matapos na itong pagkaka-quarantine natin. So malapit na rin akong lumabas sa Quirino Highway. So, meron kanina na nagpunta pabalik, no? Namin nakasalubong tayo na dalawang lalaki. Pero hindi ko alam kung sino yung mga yan. So yan. At pumarada ako sandali para ayusin yung camera ko. Dito sa lugar na to medyo maliwanag na dahil may mga pabrika na dito sa mga gilid ko. May pabrika ng mga bakal, Cameco, Katay Metal Corporation. So palabas na tayo ngayon ng STI at lilipo na tayo dito sa bandang kaliwa. Palabas na tayo ng Quirino Highway at dito sa bandang kaliwa ko nandyan ang STI. So medyo mabagal ako magpatakbo guys gawa ng nakasabit lang yung aking camera at naisip ko baka malaglag yung aking cellphone pag hinataw ko. Gamit ko nga palang motor itong aking sa motor ng anak ko, no? Raider 150 yung FI. So dito na ako sa Quirino Highway ngayon at tulad ng nakikita nyo guys, pumarada na naman ako para ayusin yung camera ko at ayun, first time na may makita kang sasakyan kasunod pang isa pa, no? So bali yan eh, mga sasakyan na napakadalang mong makita ngayon gawa ng walang masyadong lumalabas at bawal. So actually itong paglabas ko na to during curfew hours pa rin ito, pero dahil nga nagtitinda ako ng baboy
So pwede ka namang magsabi kung sakaling sitahin ka ng mga pulis. So nandito na ako ngayon, pababa na ako ng Rainbow sa may tabi ng TV5 at eto na, dito na ako sa SM, patang SM yan. And then ito na RP na to yan. So kahit sa kalsada wala ka talagang masyadong makakasalubong. So para sa akin ito ang mas safe na pamamili. Okay, pag bibili ka ng mga pagkain mo sa palengke, mas maganda, mas maaga ka lumabas. Mas maganda talaga kasi walang masyadong tao. Tsaka madalang ang namimili ng ganitong oras. So kung mas konti ang tao, mas safe ka na hindi ka maawaan ng COVID-19. Eh yung iba kasi pag nakikipagsiksikan sa palengke, eh mas madelikado yung ganon. Gawa ng ang dami ng tao, makakasalamuha, makakasalubong, makakausap, pati mga tindera. Minsan kasi mga wala naman silang mga face mask. Pero ako, talagang balot na balot yung aking mukha pag lalabas ako, no? So, yan guys. Sana ay medyo nakatulong tong video na to para makita nyo rin kung ano yung kalagayan dito sa Manila. Maging sa mga nasa probinsya o yung mga nasa abroad. So, itong Quirino Highway na to, napaka-traffic dito. Walang gustong dumaan dito. Pero, kaibang-kaiba na. Medyo may magandang dulot din itong community quarantine kasi marami talaga ang mga sasakyan na nakatambay lang ngayon. Libre yung biyahe. Ito, itong pababa na to, nasa gulod na ako, no? Sa may tabi ng Rosa Elementary School, Rosa Susano. So ayan, malapit na ako sa bayan at mamimili na ako. So salamat guys sa lahat ng ano nyo, no? Suporta ninyo sa mga videos natin. So sana itong video na to ay makatulong to. Ang sa gayon ay makita nyo rin kung paano rin kayo mag-iingat habang tayo ay naka-quarantine pa. Okay, nandito na ako sa mismong bayan at ito na ako sa tapat ng presinto, no, ng Station 4. So liliko na ako dito ngayon sa may ano, papasok na ng ano, Nova Mall. At sana guys keep safe lang, no? Lagi kayong mag-iingat sa inyong pagbibiyahe. Kung lalabas talaga kayo, di naman maiwasan talaga na hindi ka lalabas dahil kailangan mo rin bumili ng mga kailangan mo. So ingat lang po. Ito na tayo sa Dumalay Street. And as you can see, walang masyadong tao. So ganyan ka-safe mamili ng ganitong oras. So pag pumunta ka ng mga bandang alas 5, alas 6, napakarami ng tao dyan. Pag ganitong mga oras, alauna, alas 2, ganyan, ang mga tao dito, karamihan mga tindera at mga tindero. Tapos mga pailan-ilan mga mamimili, mga nag-aakot ng mga paninda nila, ayan. Yan lang yung mga makakasalubong mo rito mga tao. Pero other than that, kokonti lang talaga yung namimili. So, salamat guys. At sana ay pagtsagaan nyo lang ang mga videos natin kahit medyo madilim, ano, gawa ng talaga namang madilim, paumaga pa lang kasi. So
mimili ako ng baboy at manok. At isa ito sa lugar na pinakamura na bentahan ng baboy at ng manok. So dito na ako. Paparada na ako sa gilid. At salamat sa inyo. At sana nagustuhan nyo itong ating munting video na to, para may pakita lang natin kung anong oras dapat tayo namimili at anong oras yung pinaka-safe na pamimili. Okay, so bye-bye na muna. At hanggang dito na lang yung ating video. God bless sa inyong lahat. Okay, bye-bye.